Kailangan ba ulitin para sa mga manhid? Ha? Ano ulitin ba? O okay na. Ulitin daw. Ha? O paulit daw para sa mga manhid. Sikuhin nyo na yung mga manhid. Grabe yung sigaw ni Joseph, ah. Kasi si Juray yung nasa kabila dati, no? Buti lumipat na ng team, no? Kaya nagka Mini Cooper, eh. Kaya nagkaroon ng bagong bahay, no? So, iba talaga pagka nag-work together, no? At the end of the day, mag-asawa kayo. Tama? Tangin na kung hindi kayo nagkantutan, nagkaanak ba kayo? Tama? Lakas ng tawa, oh. Tama? Oh, eh pero ngayon, tanga-tanga mo, nagpaloko ka dyan sa iPhone. Sige, tignan natin anong mararating mo sa iPhone. Tangin na pag kumita siya, ba't susuluhin ba niya yung pera? Di ba anak niyo rin yung bubuhayin? Di ba anak niyo yung pag-aaralin? Di ba anak niyo yung babilyan ng bagong sapatos, bagong damit? Di ba tuition ng anak niyo yung babayaran? Pag nakabili siya ng kotse sa iPhone, putang ina, hindi ka ba sasakay? Di ba sasakay ka? Oh. Pero, sige, tignan natin anong mararating mo dyan. Bumalik ka lang sa trabaho mo, masigurado yun. Diba? Kung ang pagiging empleyado mahirap, syempre yung pagyaman mahirap din. Kung mas mabilis yung pagyaman, edi sana mayaman ka na. Diba? Sana lahat ng empleyado mayaman kung mabilis ang yung pagyaman. Swerte nyo, buti merong iFern, merong tumanita nagtuturo sa inyo paano yumaman. Swerte ninyo, meron kayong mga leader, no, na napalaki namin sa tamang kultura na ang puso makatulong sa downline. Talaga? Trabaho ka. Hindi nakakain yung lab. Yung resulta, nakakain yan. Mas masarap magmahalan kung maraming pera. Tingnan nyo, binigyan ko ng Lamborghini si Madam, di ba? O, masarap magmahalan. Kung challenge ang inyong partners and downlines na mag-perform, huwag kayong maging pabigat. Instead, tulungan silang umangat. Alam mo yung sasabihin mo, ang tanga-tanga mo, pati yung sasabihin mo, kaya mo yan, ang galing-galing mo. Di ba pareho lang yun, yung number ng words lumabas sa bibig ko? Yung effort para sabihin yung tanga-tanga, saka mahal kita, kaya mo yan. Di ba pareho lang yung effort? Eh bakit yung negatibo gustong lumabas sa bibig mo? Tama? Ba't parating galit? Ba't parating may criticism? Ba't hindi pagpuri? Ba't hindi pagsuporta? Ba't hindi pagpapakita ng pagmamahal? Sa negosyong, bawal ang mga negatron. Dapat kayong magbigay ng motivation at inspiration. Para asawa, jowa, partner ninyo ay makaahon. Pag umahon ba yung partner, iwan ba kayo? Di ba kasama rin kayo pag ahon niya? Di ba pag nakita nyo, pagka kumukuha ng award dito, magkasama yung mag-asawa? Oh. Pagka luxury car, car club, di ba magkasama yung mag-asawa? Okay, let's watch this simple video. Tangin na, sobrang simple yung drawing na lang yan pag hindi nyo pa naintindihan. Nuknukan na kayo ng tanga. Ito nga tawang ang tawa tong welder, kuhang-kuha niya eh. Sabi niya, sir, kaya ko i-drawing sa bakal yan.
Kaya ko weldingin yan. Okay? Actually, yung title nito, Fly High. Diba? Kahit anong problema, kayang lagpasan. Diba? Kung ang attitude mo, kaya natin yan, kaya mo siya. Pag ang attitude mo, di natin kaya yon. Yung pag-shoot niya dun sa butas, wala na, tapos na yung video natin. Diba? Dun sa una pa lang, yung unang talon, na-shoot na siya sa video. The end. 2 seconds lang yung video. Okay? Galing ba nung creative team ng iFern? Yan. Okay. So, kailangan pa ba ulitin yon? Yes, yes, yes. Okay. So, we'll show you another video about, you know, what is iFern culture all about. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I'll scream loud today. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm all right. Tangin na, sabi na, pag simple, yun yung nakukuha nila. Mga bata, aso, pato, gano'n. Yung mga stick-stick. Yung pag yung mga malalalim. You know, this is what iFern, no? What iFern is all about, no? You fall, there's people to gather around you. Nandyan yung mga upline, downline, close lines. Nandyan si Mama Dam, nandyan ako para tulungan kang makabangon ulit. Okay? Lahat ng problema na haharapin mo, nadaanan na namin. Lahat ng problema na naisip mo, nangyari na sa ibang tao. Kaya alam na namin yung solusyon. Kailangan nyo lang sumunod. Kailangan nyo lang sumunod, kailangan nyo lang magtrabaho araw-araw. Mahirap ba? Lahat naman sa umpisa mahirap. Nung bago ka, estudyante, tinuturo yung ABC, mahirap. Abakada, mahirap. Pagsusulat, mahirap. From lapis naging ballpen, mahirap. Tama? Pagpasok mo sa bagong trabaho, wala kang kakilala, no? Hindi ka pinapansin, mahirap. Wala nang tuturo sa'yo, dun sa bagong trabaho, mahirap. Nag-uumpisa ka, whether factory, sekretarya, kung ano man yung pinasukan mo. Sa umpisa, mahirap. Hindi ka pa marunong eh. Pero pag natuto ka na, bumibilis na. Ang pinakaiba sa empleyado, no? Bumibilis, bumibilis, pero yung sahod hindi nagbabago. Dito sa iFern, natututo ka na, bumibilis, bumibilis, nagkakaresulta ka, lalong dumadali, lalong lumalaki yung kita mo. Pag sumunod ka sa sistema, lalo ding bibilis kasi nag-iiba na ang pagtingin ng tao sa iyo. Nung nag-umpisa ka, naka-sando, naka-t-shirt, naka-shorts, naka-chinelas. Ngayon, naka-Jordan, naka-LV, naka-coat. Dati naglalakad, nagkaroon ng motor. From motor, naging kotse. From kotse, naging chedeng. Chedeng, naging Mini Cooper. Tama? From walang relo, naging G-Shock, naging Rolex. From barong-barong, from walang bahay, from bed spacer, naging magandang condo, luxury apartment, naging bahay sa subdivision. No, may sistema na kami. Susunod na lang kayo. Nung estudyante ka, ang galing mong sumunod. Nung empleyado ka, mas magaling kang sumunod. Kasi pag hindi ka sumunod, makakaltasan ka ng sahod, magkakaroon ka ng memo galing kay HR. Pero pag sa iFern, hirap kang sumunod. Mas gusto mo mag-family bonding. Nga naman. Merong event, busy ka kasi maglalaba ka. Tama? Eh, nandito lahat yung mayayaman sa iFern. Ikaw nasa bahay, naglalaba. Diba? Hindi, upline. Manunod ako sa KTX.
Yung KTX nagpe-play dyan, pero nakikichika-chika, nakikipagchismisan, nanonood ng TV, nandyan yung KTX. Oo, nanood ako. Talaga, kaya mo magsabay, mas magaling ka sa akin. Hindi ko nga kaya pagsabayin eh. Habang dito, Tomani Talks, dito sa kabila, probinsyano, ganon. Galing mo, ikaw na. Diba? So, kung hindi mo susundin yung sistema ni Ifern, hindi ka namin mapapayaman. Kung hindi ka magbibigay ng oras dito sa negosyo mo, tang ina, negosyo mo to, hindi negosyo ng kapitbahay mo, hindi negosyo ng kapatid mo, hindi negosyo ng nanay mo, ng ate mo, negosyo mo ito. Pag hindi mo siya bibigyan ng oras, walang mangyayari sa'yo. Nag-iisip ka ba, bakit yung negosyo na barya yung kikitain, nakapokus ka? Ang dami nagre-friend sa akin ngayon, Ifern. Pero nagbebenta ng leche flan, nagbebenta ng milk tea, nagbebenta ng chicharon, ewan ko kung ano pinagbebenta. No? Nagbebenta ng mga ukay-ukay, nagbebenta ng mga online-online. Dito, pagyaman yung pinag-uusapan. Di ba? Vitamina, mas mabilis magbenta ng vitamina kaysa gulaman. Kesa leche plan, kasi hindi naman pwede mag-araw-araw na leche plan yung tao, pero yung vitamina araw-araw pwede. Tama? Nagbebenta ka ng kung anong-ano, eh yung Fern Coffee, pwedeng inumin araw-araw. Yung Silver Fresh araw-araw, kailangan magsipilyo. Yung Aurora, kailangan araw-araw magsabon. Pag nagbebenta ka ng mga damit, pag bumili na sa'yo this month, di naman yan bibili sa'yo next week. Wala naman yan budget para bumili ng damit araw-araw. Okay? So, kailangan maging smart tayo. Okay, marami kang racket. Ano yung racket mo na parang bigas? Kailangan araw-araw, edi vitamina. Ano yung kape na araw-araw, edi Fern Coffee? Ano yung toothpaste na araw-araw, edi Silver Fresh? Ano yung sabon, di Aurora, araw-araw? Tama? Magbenta ka ng pang-araw-araw para araw-araw may kita ka. Pag ang binenta mo, lipstick, ngayon bumili, next month na ulit bibili yan, or next year na. Tama? Sige, magbenta ka ng panty. Pag wala pang butas yan, di pa bibili ng bago. Tama, mali? Yung vitamina, wala. Nanay, tatay, apo, di ba? Si ate, si kuya, si bantay. Anong pangalan ng pusa? Muning ba yun? Ha? Kamuning? Sa Ifern, walang iwanan. Kung ang ka-Ifern milya ay di kumikita at pinanghihinaan ng loob, atin siyang tulungan, samahan at suportahan. We rise by lifting others. Okay? Actually, balikan ko lang to sandali. Alam mo, yung sinasabi nilang pyramiding, actually, baliktad. Ang naisip nyo kasi, Ifern nasa taas, si Des, Zach Lopez, Melanie Alex, yan yung iniisip nyo. Pero actually, baliktad siya. Nasa ilalim kami ni Madam, tinutulak namin kayo palagi. Okay? Yung mga apply nyo, yan, si Des, si Zach, Melay, Alex, no? Lionel, Telma, Marvin, Kit, lahat kami, kaming nasa ilalim, kaming nagtutulak sa inyo pataas. Akala nyo kasi, pag hindi ako nagtrabaho, hindi kikita upline ko. Eh di wow. Kung hindi sila nag-RBA para sa inyo, ano yung kwento ni Loren kanina? Ken and Rain pumunta alas 11, Cuenca, Batangas, natapos alas 7 ng gabi. Diba? Ano sabi ni Loren? Kung hindi kami chinaga, siguro hindi kami miyembro ng Ifern. Bawat isa sa inyo para kumita, para maging top D, ang raming nagtiyaga sa inyo. Kapag may push ang support from the team, challenges na dumating, matatagumpayan din. Okay, let's watch this video.
Having rich friends is the secret key to being successful, and now science proved it. Most people think the best way to move up in the world is by having a good job, going to college, or networking, but actually, the best way is just having rich friends. New research shows that having rich friends is actually a better indicator of how far you'll move up in the world. Studies show people with rich friends earn about 20% more in their lifetime on average. Go make some rich friends. Clear ba to? So kung ang mga kaibigan mo mahihirap, lahat kayo mahihirap. Si Ken, nung nakilala ko, yung first wave ng leaders ni Ken, karpentero. Tama? Kapwa welder. Kasi yun yung mga kilala niya eh. Nagtuloy-tuloy ba sila? Hindi. Nung isang araw, kailan na nag-usap kami, sabi ko, grabe no, yung mga kasabayan mo, wala lahat. Hindi tumuloy. Ikaw lang yung tumuloy. Ibang-iba na yung buhay mo. Di ba? Yung gulong ng Porsche, 4,100,000. Sa Valle Verde na siya nakatira. Di ba? Yung mga kasabayan niya, wala. Nag-join lang sa iFern, hindi tumuloy. Kung ano yung buhay dati, yun pa rin yung buhay nila ngayon. Okay, so their life didn't change. Kaya ang sikreto, kailangan mayayaman ng kaibigan. Nakikita niyo mga kaibigan namin ni Madam? Mayaman ba sila? Di lang mayaman, sikat pa. So syempre, ano, alangan magtulakan kami pababa? Hindi. Naghihilahan kami pataas. Pag nagkwekwentuhan kami, na mo si Vice, nakakatalino talaga pagkakwentuhan ko si Dada, ang rami kong natututunan, ang rami kong napipick up. Eh ako, ganun din. Pagkausap ko si Steven Tanyan, kanina si Michael Leyva nasa bahay. No, so every time we talk about more success. We talk about future plans. No, we talk about new projects. Okay? Puro yung lalong pag-angat yung pinag-uusapan namin. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sinabi ko na. Welder si Ken, mga barkada niya, karpentero, construction worker. Tama? Pero nung binago na niya ang buhay niya by joining iFern, nag-iba na. Tama? In Tagalog, sabihin mo sa akin kung sinong kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Birds of the same feather flock together. Tama? Yung mga mahilig mag-complain, magkakasama sila sa barbero. Tama? Yung mga mahilig mag-complain, magkakasama sila sa kanto. Lahat na lang nang nangyari sa mundo, mali. Sana silang pinakinggan para gumanda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas at ng buong mundo. Ba't naghihirap kayo, tanginan nyo? Matalino sila eh, di ba? Ba't naghihirap sila? Poor, negative thinking, and toxic people attract each other. Okay? Alam natin yan sa network. Diba? Yung mayroong isang nega, nandun sa chat group nyo, mamaya, sampu na yung nega sa chat group nyo. Tama? Kaya pag mayroong nega, tanggalin ka agad. You attract what you are, not what you want. If you want great, then be great. Okay? Parati sinasabi, sir, ba't di ako makakuha ng magaling na leader? Eh, bobo ka eh. Di ka magaling na leader. Puro kang complain na leader, hindi ka makakakuha ng magaling na leader. Sinabi ko na in previous sizzle, you cannot get great leaders or good leaders. You need to become good leader first para makakuha ka ng good leaders. Kung ikaw mismo, di mo kayang sumunod, bakit susunod yung mga nasa ilalim mo? While rich, successful, powerful, enterprising, and like-minded people bond together. Okay? Yung mga million dollar club, no? Nakasama namin gumimik, nakilala nila yung mga kaibigan namin, nakapasok sila sa bahay namin, no? Nakakakwentuhan nila, no? Fashion Police, Mike Lim, Bang Pineda, Vice Ganda, no, yung mga kaibigan namin na billion, no, yung construction company, no, Michael Leyva, no, one of the most famous designers in the Philippines. 'Di ba? Ibang-iba yung usapan, ibang-iba yung kwentuhan, no? Kasi iba-iba yung ibang-iba yung energy. Kung ang circle mo ay tambay, negative at nanghihila pababa, sama-sama kayong walang mapapala. Tama ba? Mali.
Piliin mong sumama sa mga rich and successful and you will be rich and successful as well. So, syempre, ang tanong dito, wala nga akong kilalang kaibigan na mayaman, ang alam ko lang na mayaman si Sir Tom. Hindi, mali ka dyan. Eto, ipapakita ko sa iyo kung sino yung mga kaibigan mong mayayaman. Who are your rich friends? Ayan. Yan yung mga rich friends mo. Nagkaka-idea na kayo sino yung mga rich friends nyo? Yan. Sino yung mga rich friends nyo? Naintindihan nyo na sino yung mga rich friends nyo? Naintindihan nyo na? Meron kayong rich friends. Marami kayong rich friends sa loob ng iFern. Sila ang mga ka-iFern club mo. Kung Mercedes-Benz Club ka, yan ang barkadahin mo. Mercedes-Benz Club, Fendi Club, Mini Ladies Club, Solid Gold Rolex Club, Luxury Car Club, Rolex Club, Club 100, Jordan Club, Elite Toy Club, Car Club, Louis Vuitton Club. Yan ang mga rich friends mo. Kaibiganin mo yung mga kasamahan mo sa club. Alam mo, ang gumagalaw lang sa iFern Club, 100 lang. Eh di wow, yung pinaglatagan ko today, sabi, magpakamatay na daw ako. Tama? Alam mo, at the end of the day, mas marami pa rin yung negatron. Yung mga club nating iba, wala. Hindi siya masyado gumagalaw. Buhayin natin yung mga club. Postin nyo yung mga Fendi nyo. Postin nyo yung mga LB nyo. Hindi naman ibig sabihin, Fendi club ka, sa Fendi club ka lang magpo-post. Mag-post ka sa LB club. Maghikayat ka na mag-Fendi rin sila. Tama? Today, nag-attend ka ng Sizzle, o mag-post kayo, kayong lima, post kayo Rolex. Post mo sa Rolex Club. Post mo sa Solid Gold Club. Post mo sa Jordan Club. Tama? We need to keep encouraging members to be active, to be proud of what you have. Hindi ibig sabihin, Sir, 3 years na akong may Rolex. 3 years ago, na-post ko na yan. Eh di wow, 3 years ago. How about 3 days ago? Nakita nyo ba yung mga post ko sa Rolex Club? Diba? Every day, pagka lumabas ako, kasama ko yung mga kaibigan. Oh. The other day, kasama namin si Vice Ganda saka si Ayon. No? Si Vice Ganda, Cartier yung suot na relo. Pinabili rin sa supplier natin. Si Ayon, naka-Panerai. Ako, naka-Richard Mille yata suot ko. Si Madam, naka-Frank Mueller. Oh, nag-picture kaming apat. Si Mike Lim, dumating sa bahay. Pareho silang naka-Richard Mille yata ni Madam. Diba? Kanina, si Michael Leyva pumunta sa bahay, pareho sila ng relo ni Madam, no? Patek na tig 11 million, no? So bago ako pumunta sa dito sa event, nagpicture kaming tatlo. So kayo gawin rin natin 'to, no? Para unti-unti mabago rin yung mindset dun sa Club 100. No? In the Club 100, mag-post ka ng bagong Jordan mo para makahikayat tayo na itong 5,000 mahigit na Club 100 lumipat sa Jordan Club. Diba? Maging member din ng toy club. Maging member din ng car club. By the way, kung first time ka dito, look at the car club, 600 ang tao na nagkaroon ng kotse dito sa iFern. Hiwalay pa yan sa 137 sa luxury car club. Okay? Doon sa pinanggalingan mong kumpanya, opisina, ilan ang may bagong kotse? Sigurado ako, hindi 600 yan. Kung gusto mo magkakotse, sa iFern lang yan, hindi sa pinanggalingan mong kumpanya. Okay, let's watch this video. Patapos na ako. Okay, class, let's quickly review Europe. Can anyone tell me what country this island is? Noah? Ireland? Very good. And just under that, we have a continent. Who knows what continent? Thank you.
so interesting out the window? Okay, pay attention this time, okay? Can I help you? Yeah, do you have the new 911? Yeah, it's right over here. You want to get in? Really? Sure. Sure. Thanks. I'll see you in about 20 years. It's a funny thing about a Porsche. There's the moment you know you want one. There's the moment you first own one. And for the truly afflicted, there's the decade or two that passes in between. From its first days on the road over 40 years ago, the 911 has ignited the kind of passion in drivers that only a Porsche can. And now, once again, it is poised to redefine what's possible. Introducing the new 911 Carrera. It is, quite simply, the purest expression of who we are.